Hello guys, isang quick, isang mabilis na emergency upload lang tayo ngayon. Ah, importante ito, panoorin nyo mabuti para to sa kalusugan nyo. Sabi ko nga para sa Pilipinas mag-upload tayo. Guys, minabasa akong isang article na may isang bata na naman ang namatay. Biruin nyo, isang bata ang namatay dahil lang sa tigdas. Dahil may mga haka-haka lang tayo na pinag-uusapan, na pinaniniwalaan na ang vaccine daw ay magkukos ng mga iba't ibang tulad ng autism or something na huwag nyo gayahin ng ibang bansa. Guys, this is a serious problem. Sabi din sa article na nabasa ko, yung measles daw ay isa sa pinaka-killing. Ibig sabihin, nakakamatay, guys. Kaya, this is a serious problem talaga ng Pilipinas. Tapos, guys, imagine ang anak nyo, guys, papasok sa eskwelahan, tapos may ganun yung kaklase niya. Guys, airborne to. Nabasa ko airborne to. Hindi, kung may mga professional dyan na, i-correct nyo na lang ako kung meron kayong maririnig sa akin na mali. Pero guys, aware lang ako, mahal ko ang Pilipinas. Guys, ang measles virus, guys, ito ay nagko-cause ng inflammation, pamamaga. So, pag namaga yung utak, guys, nung bata, eh yung nagkukos ng kung ano-ano, pwede siyang mamatay. Biruin nyo, ikaw na matanda kapag nagkaroon nun, halimbawa lang nagkaroon nun, iba't iba yung mararamdaman mo, pwede kang magkaroon ng pneumonia or something na ano, what more yung batang yun ay magkaroon. And napakahina pa ng katawan nun. Tapos, maniniwala ka sa mga sabi-sabi. Guys, prevention is better than cure. Hindi ako doktor, pero ang dami kong cases na nakikitang ganito. Ang dami na kumo, okay lang to, okay lang yan, kalmot lang yan, or ano lang yan, o kung ano-ano man na, nakakainis talaga. Pero guys, please, kung ang anak nyo, guys, ay nakaramdam ng lagnat, tapos may mga symptoms, guys, na tingin nyo, yun, wag na kayo magdalawang isip, dalhin nyo na agad, ipa-check up nyo na agad, dahil guys, maraming pwedeng maapektuhan. Halimbawa, yung anak nyo pumasok, pwedeng magkaroon yung mga kaklase niya. Ganong, naiinis talaga ako kasi ang dami kong nababasang issues na ganon. Well guys, isipin natin yung Dengvaxia. Sige, doon na tayo mag-base para sa inyo. Sige, wag na kayo magpaganon dahil ang daming fruit na ganon na nangyari. Pero this time, guys, please, ako na nakikiusap. Kung napapanood nyo tong video na to sa mga subscribers ko, please guys, pakipanood ito sa mga parents nyo. Pakipanood to sa mga kamag-anak nyo na maging aware kayo. Guys, this is a serious problem. Napakahirap nito. Guys, gusto kong sabihin sa inyo na ito ay nakakamatay. Nakakamatay ito at ito ay nakakahawa. Kaya guys, please, kung napapanood nyo ito, pakipanood ito sa mga parents nyo, sa mga kamag-anak nyo. Please lang. Kapag merong sinyales, sintomas na nakikita nyo sa isang bata or sa anak nyo, please dalhin nyo agad sa ospital. Dahil guys, malaking tulong ang ginawa nyo, hindi na kayo makakahawa ng iba. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Kung gusto nyong mabuhay pa ang anak nyo, dalhin nyo na agad. Guys, please spread this message. Nakikiusap ako sa inyo. Dahil grabe, 55 pa yung nasa ospital na nakita ko. Kaya guys, please, spread this message. Please lang.